So welcome guys sa my dating channel. Bali, review tayo ng Forex. So medyo matagal na bago ako nakapag-review ulit ng Forex. Pasensya na kasi actually meron akong signal group. So doon ako nag-problem ng mga signal ko. Meron akong full na yung full info na signal. So may entry, exit, entry, stop, loss, TP, and TP2, and how to manage the trade also. So hindi ako basta bibigay lang ng signal. So yung chart mismo, ipinoprovide ko rin sa mga dun sa pinaka-signal group. Ngayon, kung gusto nyo mag-join sa Forex, so ito, busy na ka sa playlist ko, Combined Trading Channel. Subscribe na rin kayo dyan. So kung trip nyo mag-subscribe. So punta na kayo rito, all about Forex. Makikita nyo lahat yan. So, yung mga previous review ko kasi, naka-add sa ibang playlist, medyo na scattered siya. Pero ayusin ko na lang para dire-direct yung ano natin, yung review natin. So kung Forex basics, nandiyan lahat yan, complete beginner's guide, from leverage, lahat-lahat, makikita niya, pip, lot size, broker, shorting, etc. Makikita niya dyan. In terms of broker naman, siyempre, Exim broker ginagamit ko. So, pwede niyo makita ko dito paano mag-register, yung mga promotion nila, market research, na ito pwede niyo pakilabangan na all about Forex. Okay? Now, in terms naman na kung gusto niyo mag-join sa Forex Signal, mag-register lang kayo sa Forex, doon sa Exim Broker, meron link sa baba, makikita nyo yan. And mag-join kayo rin sa group, meron akong pinaka-general group para sa Forex. I-message ko kayo rin or i-message nyo ako via Telegram or pwede rin kayo mag-message sa comment sa baba sa after ng video na to na mapanood nyo para doon na lang tayo mag-interact. Okay? So, napaka-minimal naman ang requirements mo. Registered lang kayo through Forex and through XM, then mag-trade kayo ng live gamit yung account nyo sa XM. Yan yun. Makapasok kayo sa signal. Okay? So, start na tayo. USDJPY. So, isa to sa mga signal na provide ko last time. So, gantong-ganti pa napakita ko. More nung yung pure system ko yung ginagamit ko sa pag-create ng trade idea. Pero, syempre, hindi naman 100% lahat ng trade idea. Okay? Meron talagang mga lapses. I mean, meron talagang mga loss sa trade, sa trading, lalo sa Forex kasi napakabilis ang galawan niya. Pero yung mga loss naman na yon, pag na-hit yung SL ko, talagang ano lang, minimal lang. Siyempre yung position sizing, risk management, nagbabari na yan per trader. Pero ang ina-advise ko at least, you adjust your lot size, depends on your risk management. So for example, dito kay USDJPY, ang laging cut ko dito is 34 pips. Then, yun. Na-hit na yung ano yung TP1. So good na yan sa mga gustong kumuha lang ng mga TP1. So at least nakapag-back sila ng 39 pips. So paano ko ba to na-derive? So tingnan natin lahat. Mainly kasi tumitingin ako sa daily chart. Okay, so ano talaga nang hisumala yung pinaka-dissection ko. Okay, so mag-share ako ng konting process kung paano ko ginagawa. So yan, so yun ang i-start. Daily time frame, tinitingnan ko kung pinaka general move niya. Siyempre, yung mga scalpers iba rin yung ginagawa nila. So para sa akin, nagkakaroon na to ng strength kasi umaangat na yung galaw ni UJ. Okay? Although yung trend din ay nakasakin ako na mag-hold, hindi naman nag-hold, pero para sa akin, yung significant kasi nitong area na to, andito pa rin yung price niya. So, for me, good na yan. Good sign yan na may strength pa rin si UJ. Okay, si Dollar Yen, katawagan nila, USDJPY. Okay. So, yan, kung mapansin nyo, dyan sa area na yan, nag-hover talaga yung price niya. Then, nung ginawa ko to ng signal para sa akin, yung itong time na to, nag-hover yung price niya rito, good potential ba yan? Pero, syempre, since nasa range trade siya, nag-trade siya sa within the range, so, pinaka-max TP ko is around 1.08. Okay? So, as for the current movement, para sa akin, buy pa rin ako dito kaya, no? Kay UJ sa area na to. Okay? So, madali naman itong gawa ng play. So, kung buy area mo is dyan, so, gawin mo na solid na cut. Depende sa inyo kung anong paano cut gagawin mo sa kanya. Below the structure, syempre, para mas maganda. Then, max TP mo. Maganda-ganda rin yung ano, pinaka-risk-reward ratio mo rito, just in case. Okay, so, yun natin. 6-6.
solid yung ano nito eh. Solid yung reward ratio nito, 'di ba? 6. Pero yung cut mo below the structure, hindi ka pa rin lugi. So ganyan mo na siya titingnan. So ilang kay UJ? Yan, napaka solid na trading plan na niyan. Pwede mong ibaba kung masyadong mataas yung target, o around 2.47. Again, sa Forex guys, huwag tayo masyadong kampante kasi mabilis gumalaw ang price nito, lalo ngayon sa recent volatility na pinapakita ng dollar index tsaka ng mga stocks. So nagkakaroon na ano yan, mga after effect yan. Kaya kailangan pag mga mag-profit na tayo, learn to trail your stops and pwede kayo mag-break-even trade. Okay? Sa iba, hindi nila trip yung break-even trade, pero sa akin, syempre, risk pa rin talaga yung una ko lagi. Okay? So, AUD-USD, yun na sa USD-JPY. Yan. So, si AUD-USD, sa H4 na guys, ha, para makarami tayo ng pairs. Okay? So, yan. Si AUD-USD naman, kung mapansin nyo, good to short na to sa area na to. Okay? Napaka-simple lang naman, structure-based lang. Wala na masyadong arte yung plotting. Kung mapansin nyo, yung price action niya, ito kasi combination to ng price structure at price action, yun lang talaga tinitingnan ko mainly. So, hindi ako masyadong fan ng indicator. Ito, ATR lang ginagamit ko, so may pinagagamitan ako niyan. I need to cut my losses and to trail my stops. Pero in terms of trading triggers, hindi ko yung ginagamit. Yan, itong mapansin nyo, itong price action na ganito. Okay, rejection. Rejection yan. Parang parehong-pareho nito itong area na to. Pero rejection sa resistance, exprinted candle red, tapos ang laki na lang binuhos niya talaga. So potentially, okay, hindi to 100%, walang 100% sa trading. Okay, so potentially pwede siyang bumaba as much as kung talagang susundin niya yung current ano niya, range niya, as much as 118 pips, so malaki na yan. Okay, lalo kung solid ka na mag-position yung lot size mo. Kung lalo kung standard ka, pero syempre mabigat yung standard. Ito yung range na ginagalawan niya ngayon. Okay, yan din yung pwede mong sundin. So, meron ka ditong sell position. Actually, good to sell na tong area na to. Tapos, lagyan mo na lang ng cut above the structure para mas solid yung magiging cut mo sa kanya. Tapos, ganun din. Yung TP mo syempre, i-align mo lang sa mga potential TP area. As for me, para sa akin na, itong area na to, potential TP area yan kasi ang daming re-react na price dyan sa area na yan. The same time, ito rin itong area na to. Pwede mo rin maging TP area yan. Ngayon, kung titignan mo naman yung risk-reward ratio nito, just in case makakakuha ka dyan sa area na yan. So, meron kang cut. Let's say, ang TP mo is max to max hanggang dito. Siguro, babalik naman yan bago magano. Babalik na yung price bago siya mag-hit ng baba. So, 2.24 pa rin reward ratio. So, solid yan. Okay? So, at the current point, good to sell. So, sana pag na-upload ko to, nandiyan pa rin yung price. So, baka makapag-contribute sa trading, ano nyo ngayon, trading journey nyo ngayon, trading day nyo. Today. Okay? So, EURUSD, ito, isa sa mga highly traded stock, EU. Okay? So, yan, si EU, sa EURUSD, ang tuloy nito, guys, syempre, ipakita ko na, for the transparency. So, hindi naman talaga perfect yung, wait lang, guys. Well, hindi naman talaga perfect yung signal. So, tulad niyan, na, nag-ano ko dito ng, ng short. Although nahit naman namin yung TP1 kaso yun umangat ulit. So magbe-break even trade talaga ako sakali. Okay? So much for that. Ayun EURUSD actually ang pinaka main story nito sa daily symmetrical. Ano mapansin niyo? Symmetrical triangle yan. O yan, pakita natin. Medyo bagal si trading view ngayon, hindi ko alam kung bakit. Pero pinapakita niya symmetrical triangle. Okay? So, since nasa ano siya, nasa current trend niya, sub-trend, siyempre, obvious naman, paangat, kung nag-i-create siya ng mga lower low from this high, potentially, angat pa rin siya kasi momentum niya, pataas. Siyempre. Pero siyempre, pag ganyan, magiging cautious na kayo sa trades tulad nito. Sa mga long position, I mean.
tulad niyan, itong area na to, tulad yan, yung area na yan, meron significant resistance. Okay, meron price reaction dito bago siya nag, ito yung pinaka-drop point niya, bago siya nag-drop. So, from that area, after niya mag-break, nagkaroon ng pullback. Sa H1 to, 100% may pullback sa area na yan. So, part napaka-particular ko sa mga pullbacks kasi pure price action lang tayo tumitingin. Kapag pullback niya, good point to short, then 91 pips bang. Area na to. Actually, nakapag-arawan lang ako dito kasi medyo heavy yung volume na nailagay ko sa kanyang lot size. So, hindi ko na hinintay mag-arap to. Kung napaka ingat ko sa mga ganung ano, sa mga ganung positions. So currently, pasin yung evident naman yung nangyari, indecision candle sa H4, tapos yun na, nag-try na siya mag bumawi. Kaso mukhang hindi ito magkakaroon pa ng ano, ng run up. Yes, in any case na magkaroon ng run up yan, potentially pwedeng ito yung maging ano, yung TP area. So kung talagang tingin mo, aangat pa to si EU, siguro buy and breakout, so mayroon at least 40 pips. Okay, ngayon, kung gagawin mo naman ng play yan, at least 20 pips. Yung mga reasonable cut kasi guys, pag percentage cuts, mabilisan lang, whipso lang mangyayari sa atin. Pag ganun eh. So, as much as possible, mag-reasonable tayo sa mga cuts natin. So, kung dyan sa area na yan, kung gagawin mo ng long position yan, para sa akin, just in case tingin mo na aangat pa siya, so, may magandang risk-reward ratio ko naman. Sabi natin in the middle of the candle wick, itong previous candle wick ito. Kasi, yung candle wick para sa akin, same as stocks or crypto, kahit anong asset class pa yan, a potential tip area yan. Pero yan, kung mapansin nyo, risk-reward ratio, 3. So, lagi nyo ng leeway para gumalaw ng breathing area yung pair, para naman solid yung maging trade nyo sa kanya. Okay, so yun lang kay EU. So, USD CAD. So yan, si USD CAD, ang ganda ng bawi niya. So, ano to eh, falling wedge to eh, kaso hindi ko na to itinrade. Okay. Binuwan ko to ng ano, ng trading signal, I think last week. So, buy position pa rin ako dito kaya, no? Kaya USD CAD. So, ganyan ako tinitingnan. Ang ganda ng hold support, ang ganda ng hold support talaga nito eh. Ang lupit ng ano eh. Ang lupit nung price action. Ito. Wait lang guys. Ayan. Ito. Itong area na to. Ito yung pinaka-solid na price action nyo. Mula doon sa dip. So solid na yan. Ito guys, ang ginagamit ko kasi H4. So hindi scalp to. Ha. More on swing to ano kasi ako eh. Swing talaga kasi hindi ko nabantay ng market lagi. So 17 pips na from the dip. Okay. So solid na yung ginilaw niya. So para sa akin, as long as mag-hold yung support na yan, good pa rin yan si UC. Ayun ang pinaka area naman of resistance or TP area potential. Again, re-remind ko yung forex, ang bilis magbago galaw niyan unless may solid na mga news like non-farm payroll, yung mga activities, mga interest rate, okay, yung mga ganung report, GDP. So nakaka-affect sa galaw ng forex 'yan. Kung gusto niyo panoorin yung mga basic ng forex lalo sa mga sisimula pa lang, ano sa playlist na pinakita ko kanina. Okay, so ito yung maging level ko kay USD CAD. Okay? So, next natin. Baka malimutan natin is yung gold. Ito. Yung gold, isinasama ko nito lagi sa signal. So, sana may nakakakuha. So, yan. Makita natin yung ano movement ni gold ngayon. Ito, solid to. Then, after niya mag-dip, dire-diretso na yung angat niya. Talagang, ano na ito, naging, ano na, naging bullish na. Actually, matagal na itong bullish si gold eh. Yung 1,500 pa lang dun sa group, sa pinaka-original na group namin, so ito na talagang tinitingnan namin lagi. So, hanggang nag-1,600, nag-1,800, hindi pa lang 2,000. Okay, so, labelless tayo, syempre, para yung makakatulong sa inyo guys. So, 1.7, ay yung pinaka-breakout point niya, pinaka-tip area natin. Currently, nag-hover siya rito sa good support, syempre. Pero ang gold guys, ibang attitude nito in terms of trading. So, kailangan, kung gusto mo talaga itong i-trade,
kailangan hangga't maaari aralin mo kung paano siya gumalaw. Hindi siya tulad ng mga ibang asset class talaga. Napaka nito. Kung mapasin niyo tulad nito, pag nagkaroon ng volatility yan, talagang lintik yung mga wick niyan, talagang madadali ka. So as much as possible, dapat ang cut mo dito, yung position mo, or yung levels na tinitingnan mo in terms of stop loss, take profit, and entry, kailangan as much as possible, precise talaga. Okay? So, ayan, in terms of gold naman, as long as holding 1,770 above, so good pa rin yan, pero potentially para sa akin, baka itis nyo na itong trend line sakali. Pero kung in case na bababa pa yan dyan, siguro around 1,750 ako naabangan yan. Okay? So, pinaka-safe, kung gusto mo talaga mag-buy dito sa gold, is breakout. Okay, breakout itong area na ito. So, yun ang pinaka-safe sa akin kasi nasa area of place resistance na yan. Pag nangyari yan. Then, pag inad mo pa yung volume, kung meron mga volume spike na mangyayari, tulad niya, kung magkakaroon talaga solid na volume spike tulad nito, pag spike niya, nag-hold, nag-consolidate. So, ngayon, malapit na siya sa ano niya, sa resistance level. Okay, just in case naman na gusto mo talaga mag-participate, around 1,770. So, yun, 1,571 pips. So, ang pip size ito, guys, hindi tulad ng normal na Forex. Ha? So, baka magulat kayo, ba't libo agad yung pips niya. So, iba kasi yung point system ni gold. Okay, so yun lang guys, sana may nakuha kayo. Kung gusto nyo mag-trade ng Forex, yung link nasa baba, mag-join kayo sa group, mag-join kayo sa Signal. Okay, mag-comment kayo sa ano sa comment section para ma ano, para ma-address ko yung mga concerns yung in terms of charting at sa iba pang knowledge sa Forex. Okay, so yun lang guys, thank you and God bless.